Unsa tingo sa kabaw? Hi guys, good morning. Magandang araw sa lahat. For today's video, susubukan natin magtagalog guys kasi ang dami nagre-request ba na magtagalog daw kasi para maraming makaintindi or para maintindihan ng lahat. So for today's video, magtagalog muna tayo guys. Although marunong man tayo magsalita ng Tagalog, kaso hindi lang tayo sanay ba kasi nasanay tayo sa Bisaya kasi yun yung araw-araw natin ginagamit. So bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat guys doon sa mga nanood ng ating video doon sa dalawang in-upload ko ng pabili namin ng kalabaw. So maraming salamat doon sa mga nanood ng aking premiere, ng mga nagpi-play, nagre-replay. Maraming salamat po sa inyo. So bago ang lahat, baka hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating munting channel, guys. Please help me na ma-reach natin yung 10,000 subscribers kasi malapit na tayong mag 10,000 subscribers, guys. So maraming salamat sa mga sumuporta, sa patuloy na sumuporta sa atin, sa ating mga kaibigan sa YouTube na kahit hindi man tayo masyado nakapag support sa kanila eh, nandyan pa rin sila sa atin na sumuporta. So for today's video guys, i-share ko lang yung ano, magmaritis muna tayo ngayon guys ha, kasi masaya lang talaga ako. Tungkol pa rin ito sa kalabaw guys, kasi matagal na kaming gustong bumili ng kalabaw noon pa talaga, before pandemic pa. Kaso wala man tayong pambili. So nung nakabalik ako ng trabaho, unti-unti ako nag-ipon. Nag-ipon ako guys, nag-alkansya ako guys, para makabili talaga kami ng kalabaw. Kasi hindi rin basta-basta yung presyo ng kalabaw guys, masyadong mahal din yung presyo ng kalabaw. So 2022, nag-umpisa na ako mag-ipon guys, nag-alkansya ako, ganyan. So ngayon 2024, ngayon lang kami nakabili. Then saktong-sakto nung binuksan ko yung alkansya ko guys, swak doon sa presyo ng kalabaw na nahanap ng kapatid ko. So maraming salamat talaga dahil nakapag-ipon tayo, then nabili natin yung pangarap natin ng kalabaw. Nag-text kasi yung kapatid ko guys, 3 days before mag April 7 kasi March 31 dumating kami ni Mama dito sa Davao, galing kami ng Jensan kasi doon man kami nag-Holy Week sa Jensan. So hindi ko man pwedeng pabiyahin agad si Mama diretso sa Mawab, so nag-stay pa si Mama ng mga 1 week dito sa Davao. Tapos hinatid ko siya ng April 7 Sunday sa Mawab. So nung araw na yon, pinuntahan namin yung may-ari ng kalabaw. So nakipag-negotiate kami doon na kasi 37,000 yung binta niya ng kalabaw guys. So nakiusap kami na kung pwede 35 na lang. So sabi niya, sabihan daw muna niya yung anak niya. So pumayag naman. So nagkasundo kami sa 35,000. So bumalik ako ng, so nag-ano kami guys, nagkasundo kami na babalik ako ng Wednesday kasi hindi ako nakabalik. So tinext ko muna si Randy na puntahan yung may-ari, na sa Sunday na lang, sa the following week na lang namin puntahan. So ayun, pumayag naman. Kinausap ko sa cellphone na ako yung ano, na kung pwede kasi Wednesday yung usapan namin, alanganin man guys, mag-absent ako sa trabaho, tapos alanganin talaga. So hindi kaya ng oras ba na kung kailangan talaga mag-absent, kasi pag umuwi ako doon ng maaga tapos balikan, parang nakakapagod guys ba.
So, pinakausapan namin na Sunday na lang. So, bumalik ako doon ng, ano guys, bumalik ako ng April 17. Ah, hindi. April 14. Sunday. Bumalik ako doon. Maaga ako, after ng trabaho, diretso na ako doon. So, dumating ako ng Mawa mga 6 o'clock or before 6 ata yon. Tapos, pahinga lang ng konti. Tapos, umalis kami ng bahay papunta doon sa may-ari ng, ano, may-ari ng Calabaw, mga quarter to 7 na. So, pinuntahan namin yung ano, multi-cab na nakontak namin. Kasi balak namin, i-ano lang sana, palakarin yung Calabaw. Yung bang hihilain lang guys, tapos may susunod. Kaso, parang naisip na may-ari, kawawa ba kay malayo din yun guys, pag nilakad yun, nasa mga almost 2 hours din yun. So, kawawa yung Calabaw. Eh, hindi pa yun sanay kasi yung manabili namin Calabaw is nasa ano pa, magto 2 years pa ngayong December guys. So, pinahanap ko si Randy, yung kapatid ko ng multi-cab, para doon namin isakay yung Calabaw. So, yung na-contact niya, yung pinuntahan namin, wala din doon kasi nagsimba. So, naghanap kami ng another ano, multi-cab. Buti na lang may kilala si Randy doon. Yun yung nakuha namin. Yun yung pinakyaw namin, guys. Magmarites muna tayo, guys, ha? Kasi sobrang thankful lang talaga ako ba na nakabili na kami ng Calabaw. Kasi malaking tulong talaga yan sa bukid namin, guys. Kasi ang hirap talaga mula noon. Pag nagkukupra, nagbabayad kami ng Calabaw, nag-aarkila kami ng Calabaw, or kung kaya, kung ako, manumano ko talaga hinahakot yung pag nagkukupra kami guys, manumano, may, alam nyo yung bukag, so nilagyan ko yan ng mga tag-sampo, tag-kinsi na niyog, kaya hakot, di mano ko talaga hinahakot kasi nanghinayang din ako doon sa pera na pangrenta doon sa Calabaw guys, ba na, siyempre ang mahal, tapos minsan mura lang yung bintahan ng niyog. So hindi talaga ano ba. So ayun. Kaya maraming salamat talaga dahil nakabili kami ng Calabaw. So yun guys. Sandali lang ha. Magkape muna tayo guys. Hindi ko na natimpla ang kape ko. Kinabahan patuloy ako guys nung pinaakit namin yung Calabaw sa multi-cab kasi nung pinaakit namin sa multi-cab yung Calabaw guys, ang tagal dahil parang ayaw niya ba. Tapos yung naakit na namin sa multi-cab, nagwala pa talaga. Nagwala talaga siya as in guys kasi nanibago siguro ba. Nanibago siya doon sa multi-cab tapos slide pa yung papag ng multi-cab kasi may plain sheet pala. So, ang ginawa namin, nilagyan namin ng mga dahon ng niyog para hindi lang siya talaga mag, ano, sobrang kaba ko talaga doon. Buti na lang, no, nasunda namin yung Calabaw, makita nyo sa video, nasunda namin yung Calabaw, kumampanti siya doon sa likod at naging tahimik na siya doon ba. Kasi nagwala talaga siya. Hindi ko lang nakuna ng video kasi nagtulong na ako maglagay ng mga dahon ng niyog. Tapos pinasama ko doon sa multi-cab si Manoy Tata para in caso may ano yung driver ba. So, kasi kami ni Randy, kami sila kanila, naka-convoy, sinundan lang namin ba. Hindi kami agad nakasunod kasi siyempre kinausap pa namin yung may-ari, nagpapasalamat. So, nagpapasalamat kami doon sa may-ari kasi sa amin nila binigay yung Calabaw, naalaga niyang Calabaw guys kasi ang daming pumunta doon, so mga 4 na buyer yung pumunta doon guys. So, sa akin niya binigay. So, maraming salamat at syempre sa inyo, maraming salamat. So, yun. Hindi ko na alam kung paano tatapusin to. So, isa lang talaga masasabi ko, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone.